Sino po sa inyo ang walang problema sa buhay? Pakitaas ang kamay. Yung mga bata, nainggit tayo sa mga bata, walang masyadong pinoproblema. Pero if you are, kung magtataas kayo ng kamay at sinasabi niyo na wala kayong problema, pwede ko kayong bigyan mamaya para mabawas-bawasan naman yung pinoproblema ng iba. But a few days ago, nalungkot ako na mabalitaan ko na yung isa kong kaibigan na pastor ay nag-resign as a pastor sa church. So obviously, merong problema yung church, merong problema yung mga leaders ng church, merong problema din yung kaibigan kong pastor. So may mga problema na maaaring nagdulot sa kanya kaya siya nag-resign. At meron ding mga problema na magiging resulta nung ginawa niya na pag-resign. And actually, all churches, lahat ng churches may problema. Ang Baliwag Bible Christian Church po ay may problema. Minsan, pag siguro bago ka, feeling mo lang, kapag nakikita ko may mga tao na talagang ang sasaya, ang ngiti, parang walang problema, pero may problema yan. May problema ang church, may problema yung mga leaders. We all have problems. At hindi mawawala ang problema. Although may mga times na we wish sana wala nang problema, pero be careful kung ano yung wini-wish ninyo sa Panginoon. Baka sagutin bigla ni Lord yung prayer ninyo. But as long as we live, mayroon tayong problema. Hindi naman natin may iwasan yan. Hindi natin matatakasan. Kung may problema ka sa church, pwede kang lumipat na ibang church. Pero hindi naman aalis sa'yo yung problema. As a pastor, pagka nahirapan ka sa ministry, pwede ka naman mag-resign. Pero hindi naman mawawala yung problema. Okay? Hindi po pa po ako nag-iisip na mag-resign sa church. Okay? The Lord is good. At ang biyaya ng Diyos ang nagsusustain sa akin for the last 10 years. And for the next years na sasabihin pa ng Panginoon. And so, my point ay makita po natin na we have problems at kailangan nating harapin ang problema. Hindi natin matatakasan, hindi natin maiiwasan. So, yun yung sermon series natin sa Ezra and Nehemiah. Ang dami-dami ng problema dun sa story. Sa Book of Ezra, ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon ay pagbalik nila sa Jerusalem after 70 years dahil itong temple ay sira-sira. So, pinapagawa sa kanila ni Lord, gawin ninyo yung templo. So, nasimulan nila, nalagay nila yung foundation. Pero may problema. At ganito yung nangyayari. If hindi tayo sanay na harapin yung problema with faith in God, with yung help na galing sa Panginoon, makakahad lang yung mga problema na yan para magawa natin yung mga ipinapagawa ng Diyos. Ganun yung nangyari sa kanila. Kaya for several years, natigil yung pagpapatayo ng templo. Natuloy lang sila, salamat sa Panginoon, dahil sa kay Prophet Haggai, kay Prophet Zechariah, na nag-push sa kanila na ituloy yung gawain. So natapos yung temple. Pero hindi lang yun yung problema. Kasi ang problema nila, mayroong opposition from the outside. Yung last two chapters ng Ezra, nakita natin na they have a far greater problem. At karaniwan, ang mas malaking problema natin ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob. It turns out, meron silang problem sa intermarriage. Merong mga kasama sila na nag-asawa ng mga unbelievers, ng mga idol worshippers. So, through the leadership of Ezra, hinarap nila yung problema na yon at nilapatan nila ng solusyon. So dito naman sa Nehemiah, ano yung problema? Ang problema ay kailangan bumunta si Nehemiah sa Jerusalem kasi sira-sira yung walls. So yung project nila ay yung rebuilding of the walls. Meron bang problema? Meron ding bang mga kumukontra sa kanila? Yes. Naalala niyo yung pangalan nila? Si Sanballat, si Tobiah, at yung iba pa nila na nakasama. Pero because of the strong leadership ni Nehemiah, hindi nangyari yung katulad nung nangyari sa temple. Hindi natigil yung pagpapatayo at pagbubuo ng pader. Nagtuloy-tuloy yung pagpapagawa nun. And then, yes, they are facing yung outside problem, yung mga unbelievers, pero
madidiscover ni Nehemiah dito sa chapter 5, pag-aaralan natin, na meron ding malaking problema sa loob. Nagpapatuloy pa rin yung problema sa labas, yung pag-aaralan natin sa chapter 6. Pero bago harapin ulit ni Nehemiah yung problema sa labas, yung problema muna sa loob. And hindi ba we admit na mas mahirap sa atin na dalhin yung problema sa loob? Like, halimbawa, kung meron kang problema sa kapitbahay. Diba? Halimbawa, lakas magpatugtog, o kaya ang iingay, o kaya kung ano-anong chismis sinasabi tungkol sa'yo, pinoproblema natin yon. Pero, mas dinadala natin sa balikat natin yung bigat ng problema ninyo siguro sa asawa, problema sa mga anak, problema sa magulang, problema sa kasama sa bahay. Because that's how family works. Mas mabigat yon kasi mas importante na relationship. Ganon din sa church. If we are one church, we are one family. Ang mas malaking problema natin, hindi yung mga, yes, problema natin mga unbelievers na ayaw makinig ng gospel, tinatanggihan yung inaalok natin sa kanila, o kaya yung sinasabi nila, o kaya yung rejection nila sa atin. That's a problem. Pero we have a bigger problem sa loob ng church. Kapag merong mga kasama tayo na nagpapatuloy sa kasalanan, kahit na ilang beses mo nang kinakausap, ay unrepentant pa rin. Kapag meron tayong mga kasama sa church na talagang sobrang bigat ng suffering, mga pagsubok na dinadala nila. And we as a family, lalo na kami mga pastors ninyo, we share yung burden na yon. Katulad ng sinabi ni Paul sa Galatians 6:2, bear one another's burdens. So may problema. May problema sa labas, may problema sa loob. Paano natin harapin yung iba't ibang problema na kinakaharap natin? So tingnan natin kung ano yung ginawa ni Nehemiah. So look at chapter 5. Bungad sa atin ang chapter 5, meron agad na problema. So ano yung problema? May nakarating na balita kay Nehemiah. Ano yung balita na yun? Sabi sa verse 1, there's a great outcry. Merong mabigat na dalahin, merong dinadaing sa kanya, merong sinusumbong sa kanya. Yung mga lalaki, pati na yung mga asawa nila. Ano-ano yon? Tingnan niyo yung verse 2. Verse 2, dinadaing nila yung pagkain. Di ba? Pinaproblema natin kapag wala tayong makain. So, ganun din sila. Sabi nila sa verse 2, malaki ang pamilya namin. Kailangan namin ng pagkain para mabuhay. So, hindi lang pagkain. Ang problema din nila, property. Tingnan niyo sa verse 3. Isinanla na lang namin ang mga bukirin namin, mga ubasan at mga bahay namin para may makain kami sa panahon ng taggutom. So, maaaring merong famine, talagang hindi tumutubo yung mga itinatanim nila. O kaya naman, dahil sobrang busy sila sa rebuilding ng wall, so yung mga taga malayong lugar, hindi na nila naasikaso yung bukid nila. So ibig sabihin, because they're doing busy the work of the Lord, ay nagkakaroon sila ng problema financially. So hindi lang yun. Dahil sa sobrang bigat ng problema nila, nababao na sila sa utang. Verse 4, nanghihiram kami ng pera para makapagbayad ng buwis sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. So, dahil sobrang wala na silang maisip na solusyon, pati yung mga anak nila ay binebenta nila bilang alipin. Meron namang provision sa law na pwedeng isanla yung lupain, pwedeng isanla yung bahay, pwedeng magsilbi na alipin yung anak mo sa iba para makatulong sa mga may hirap. So, that's a solution na pwede nilang gawin. So, bakit sila nagrereklamo? Dahil sobrang bigat na nung nararanasan nila. They were very helpless. Sabi sa verse 5, wala kaming magawa. Wala kaming magawa para mapaayos yung kalagayan ng pamilya namin. So what's the real problem? Hindi lang yung kahirapan nila. Itong mga mayayaman na inuutangan nila o kaya pinagsanlaan ng kanilang lupain o kaya yung lugar na pinagtatrabaho ng mga anak nila bilang alipin, sinasamantala ng mga mayayaman yung kalagayan ng mahirap. So this is an exploitation of the poor. So, si Nehemiah, isa rin siya sa nagpapautang. Pero, sabi niya sa verse 10, pero anong kaibahan niya doon sa iba? Ang kaibahan niya, hindi niya sinasamantala ang kahirapan ng iba for his own advantage.
So, nung narinig ni Nehemiah yung sumbong sa kanya, anong reaction niya? Dead ma lang ba siya? No. Galit siya nung narinig niya nung ganun yung sitwasyon. He was very angry. If you're a leader, if you belong to this church, tapos meron narinig kayo ng mga ganung klaseng problema, tapos no reaction lang kayo, ibig sabihin, you don't care about other people. If you're a pastor, kung ikaw elder, kung ikaw may dinidisciple, tapos narinig mo na yung dinidisciple mo, yung mga members na under sa pangangalaga mo, ay merong ganung klaseng problema, then you feel yung burden nila. You'll feel very strongly about that. Hindi pwedeng wala kang emotion. Diba? But if we are so emotional, ano usually yung mga lumalabas sa bibig natin? Kapag sobrang emotional tayo. Diba, minsan meron tayong mga sinasabi na gusto natin bawiin. Ay, bakit ko nasabi sa anak ko yun? Diba, ay, nasabi ko sa asawa ko yun. Hindi na natin pwedeng i-delete kasi nasabi na natin. So it's wise, if we are emotional, na pag-isipan muna natin kung ano yung sasabihin natin. So like si Nehemiah, sabi niya, galit na galit ako, pero ano sabi niya sa verse 7? Pinag-isipan niyang mabuti kung anong gagawin niya, kung anong sasabihin niya sa sitwasyong ito. Sa English, I took counsel with myself. So parang kinausap niya yung sarili niya. So may meditation, may reflection, pero syempre nagpe-pray din siya. Wala nakalagay dun sa story na yun, pero if we know yung story ni Nehemiah from chapter 1, he was a very prayerful leader. So how I long, Lord, sana ganyan din ako ka-prayerful. How we long na, Lord, sana ganyan din tayo ka-prayerful. So nagplano siya, pinag-isipan niya mabuti, nanalangin siya, saka miniting niya ngayon yung mga mayayaman, yung mga nasa katungkulan. Tapos, sinabi niya kung ano ang kaso nila. Sinabi niya kung anong problema nitong mga mahirap. Sinabi niya kung anong problema nyo na nagiging kabigatan pa kayo doon sa mga mahirap. So, anong sabi niya? Ang sabi niya, verse 7. Tingnan niyo verse 7. Sabi niya, ginigipit nyo ang mga kababayan nyo. Sa halip na tulungan nyo sila, lalo pa silang nagigipit. Bakit? Sapagkat tinutubuan nyo pa sila kapag nanghiram sila sa inyo ng pera. Ala, ang problema, utang. Masama bang mangutang? Yes or no? Masama bang mangutang? Kasalanan bang mangutang? As much as possible, ayaw nating mangutang. Pero kung kailangan, kailangan. If it's a matter of survival, if it's a matter of life and death, pwede tayo mangutang. Pero kung pag luho sa buhay, yung mga gusto lang natin na bilhin, na kahit naman wala, then it's not wise na ilagay natin yung sarili natin na mababaon tayo sa utang na hindi naman natin alam kung mababayaran natin. And so, masama bang magpautang? Masama bang magpautang? Okay. Pakinggan nyo mabuti ha. Kasi, ang dami-dami nang naging problema sa church tungkol sa nangutang, nagpautang, hindi na nakabayad, nahihiya na, umalis na. Pwede nga umalis yung nangutang, pwede nga umalis sa sama ng loob ay yung nagpautang. So, utang na loob. As a pastor, okay, it is a pastoral advice. Iwasan po natin ang mangutang at magpautang. Hanggat maaari. Kung ikaw man ay magpapautang, subukan mo na ibigay kung ano yung may bibigay mo. At resolve in yourself, pag hindi nakabayad yung may utang sa'yo, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. At kaya mong burahin yung kanyang pagkakautang. At kung kayo naman mangungutang, huwag nyo nga abusuhin ang kabaitan ng ating mga kasama sa church. Malino ba yun? Dahil maraming problema na nga yung pera, nadadagdaga pa ng problema dahil sa unwise solution na inilalapat natin doon. Okay? Okay? Okay. So, anong ginawa ni... Meron pang isang question. Kung nagpautang ka, kasi ito yung pinaka-problema dito,
okay lang ba na magpatubo dun sa utang? Merong mga nagpapatubo naman talaga, yung bangko o kaya yung mga lending institutions. At tama lang na gawin niyo because of the services they are providing. Pero kung sa loob ng church, sa loob ng isang pamilya, papautangin mo yung kapatid mo, tapos tutubuan mo, gagawin pang 5-6, o kaya 5-7, o kaya 5-8, just think about kung yung ba talaga ay mabuti, kung yung ba talaga ay tama sa isang pamilya na ang layunin ay magmahalan at magdamayan sa oras ng pangangailangan. So, yun yung malaking problema nila. Yung mga mayayaman, nagpapatubo pa sa mga may utang sa kanila. Kaya pinagsabihan sila ni Nehemiah. Kasi yung ginagawa nila, it's a clear violation of the law. Hindi ito dahil nadi-disadvantage lang iba. Hindi dahil gusto lang ni Nehemiah na pagsabihan sila. Merong biblical basis. Sabi sa Exodus 22:25, okay, babasahin ko sa inyo. Okay lang na hindi nyo tingnan doon. Exodus 22:25, sabi doon, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Yung point, huwag mong pagsamantalahan yung mga kasama mo or take advantage of them at gawing negosyo sila. We are brothers and sisters. Stop treating other people bilang business prospect o isang contact na possible na pagkakitaan mo. Yes, we help each other sa business. Di ba? Pinapromote pa nga natin sa Facebook yung mga negosyo ninyo. But we don't take advantage of one another. We serve one another. So, guilty sila doon. Leviticus 25:35-37. Ganon din yung sinasabi. And then yung motive sa verse 38 dun sa Leviticus 25, sabi doon, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo. Anong pinapoint out niya dito? Sinasabi niya na, kung sasamantalahin ninyo yung kahinaan, kahirapan ng mga kapatid ninyo for your own advantage, it's anti-gospel. Kaya sinabi din ni Nehemiah sa kanila yun sa verse 8, di ba pinalaya nga natin yung mga kasama natin mula sa pagkakaalipin sa Babylon? Ngayon, pagdating dito, aalipin ninyo din sila? That's anti-gospel. That's not the spirit of the law na nagsasabi na love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Hindi masamang magnegosyo, okay? Pero huwag natin gagamitin yon para maging pabigat sa iba. So ito yung problema nila. Anong sinagot nila kay Nehemiah? Verse 10. Verse 11. Wala silang masabi. Tahimik sila because they're guilty as charged. So ano yung proposed solution ni Nehemiah? Sabi niya sa verse 10, okay, huwag na natin pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon, ibalik ninyo yung bukid nila, yung basan sa mga may utang sa inyo, pati yung kanilang taniman ng olibo, pati yung bahay nila, ibalik ninyo yung naging interes ng perang ipinahiram ninyo. Gayun din yung mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. So, nangyari ito sa sa amin, sa family namin, na yung ininvest namin ng pera ay nawala. And partly ay may fault syempre yung kaibigan ko. Pero we decided in our heart na yung issue na yun sa pera, kahit malaki yung nawala, hindi dapat makahadlang sa relasyon namin bilang magkapatid sa Panginoon, bilang magkaibigan. And we need to resolve to do the same. Pagka babasahin natin yung sinabi ni Nehemiah, parang sabihin natin, unfair naman yun sa mga mayayaman. Pero when we're talking about relationships at church, it's no longer about ano yung fair o ano yung unfair. But it's about loving one another. Di ba yung ginawa ng early church sa Book of Acts na binibenta nila yung mga properties nila, tapos iniipon niya na pagbilan, tapos yung pinagbilan, binibigay sa mga mahihirap. So that's the love na dapat na mangyari sa atin.
So if the gospel is really in our hearts, it will result in generosity sa puso natin. So anong motivation natin dito? Na yung motivation natin sa ginagawa natin, sa trabaho, sa negosyo, at kahit anong ginagawa natin, it's for the glory of God. Nilaktawan ko yung verse 9. Pero yung verse 9, bago sabihin ni Nehemiah kung ano yung solution niya, kung ano yung dapat gawin, sinabi muna niya, ito dapat yung motivation natin. Ang sabi niya, hindi ba dapat mamuhay kayo in the fear of God? Para makilala ng mga tao, para hindi mapintasan ng mga tao kung sino ang sos. And we desire the same thing. Na yung nangingibabaw na motivation sa atin in dealing with one another, hindi na yung pera, hindi na yung pagpapakayaman, hindi na yung sariling interes, but the glory of God. Para may pakilala ang Diyos. If God is our God, and if money is not our God, then our God is glorified. Pero kung sobrang nahumaling tayo sa pera, and then whatever it takes para magkaroon tayo ng mas maraming pera, and then we proclaim to the world that money is our God. But we worship God, and money is not our God. God, Yahweh, Jesus, yon ang ating Diyos na sinasamba. Okay. Merong problema. Merong naagrabyado. Merong may sala. Kinumpunta sila. Yun ang ginawa ni Nehemiah. Kinumpunta sila. Hindi basta pinabayaan. Kapag merong clear violation of the law, we need to confront yung mga kapatid natin sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin na, oh, okay lang, hayaan mo sila. Si Lord nang bahala sa kanila. That's not loving. So the issue here is not just about money. Ang problema nila, yung pagsuway sa kautusan ng Panginoon. So ang ginawa ni Nehemiah, kinonfronta sila. Ang goal ng confrontation is always repentance, restoration, obedience. Pero syempre, pag ikaw nagkakasala, ayaw mo na may kakausap sa'yo eh. Ayaw mo na may magsasabi sa'yo na kasalanan niya ang ginagawa mo. And then we entertain yung mind natin na huwag niyo akong i-judge, di ba? May mga ganun na language, but we need to relate to one another in such a way kapag merong nagkakasala, sasawayin natin. Yun yung itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 18. Sabi niya, kapag ang kapatid mo ay nagkasala, sawayin mo. Okay, kayo lang. Practice confidentiality. Pero kapag hindi siya repentant, hindi siya nakikinig sa'yo, magsama ka ng isa pa, magsama ka ng dalawa, and then confront him. Kapag hindi pa rin siya naniwala, isama mo ng buong church, buong leadership ng church. So always the goal is to win our brother or sister back sa pagsunod sa Panginoon. We need to take sin seriously. Kung may kinalaman yan sa pera, we take that seriously. Kapag may kinalaman sa sexual integrity, we take that seriously. Kapag may kinalaman sa relationship, sa church, we take that seriously. Okay, anong response nila? Verse 12. Okay, sabi nila, gagawin namin kung anong sinasabi mo. So, in a way, they are repentant, nakinig sila, and then sabi ni Nehemiah sa kanila, actually may seremonya pa sila. Kasi madali naman sabihin na, okay, nagsisisi ako. Yung minsan, akala na iba, repentant ka kasi paiyak-iyak ka, tapos hindi ko na po ulitin. Madali naman sabihin yun eh. Pero, we need to be truthful sa lahat ng sinasabi natin. So sabi ni Nehemiah, patunayan ninyo na totoo yung sinasabi ninyo. May seremonya pa sila eh, ng oath-taking, yung bang may pagpapagpagin sa damit, na sinasabi na, siguraduhin mong totoo yung ipinangako mo at kapag yan ay hindi totoo, you will suffer the consequences of your disobedience. So sabi ng mga tao, amen! At nagpuri sila sa Panginoon at ginawa nga nila kung ano yung ipinapagawa ni Nehemiah. And what joy, what encouragement sa isang leader after spending a lot of tears, a lot of time confronting yung mga nagkakasala, nakita yung repentance, nakita yung obedience, nakita yung fruit of righteousness. But in dealing with sin, sabi sa Galatians chapter 6, verse 1, brothers, mga kapatid, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit
of gentleness. Diba, ang ganda makita na may problema sa church. Ang daming problema sa church. Marami kayong hindi alam na pinaproblema ng mga leaders. Pero ang gandang makita na kapag may mga ganong problema, we are taking responsibility for one another. Na pag may nagkakasala, we confront. Pero, sabi dito, you who are spiritual. Mahalaga yung confrontation. Pero kapag ikaw na leader, ang kukumpuntay mo may problema sa pera, then make sure na you have financial integrity. Kapag ikaw confront mo is a case of sexual sin or adultery, make sure na you have sexual integrity or sexual purity. Not perfect, perfectly sinless, pero yung fruit of holiness, of righteousness na ikita sa inyo. So mahalaga for us sa mga leaders in dealing with sin na we model kung ano yung sinasabi natin. We need to walk the talk. At yun yung nakita natin kay Nehemiah. Na kung ano sinabi niya, minomodel niya. Tingnan niyo yung verse 14. Verse 14, sabi ni Nehemiah dito na 12 years na siya na nagserve as governor sa Judah. Kung ikaw yung governor na itinalaga ka ng king na maging governor doon, meron kang allowance. Or pwede kang maglagay ng mga taxes sa mga tao. It's legal. It's a privilege. Pero sinabi ni Nehemiah na sinabi niya na hindi niya kinukuha yung food allowance na para sa kanya. Wala namang masama. Wala namang masama doon. Pero pinaliwanag niya na gusto niya mag-set ng ibang example. Ayaw niyang masabi ng ibang tao na katulad din siya ng iba. Kasi ibang mga naunang governors, hindi lang basta kinukuha yung sa sarili nila, they're also exploiting the people. Na dapat sana ay pinaglilingkuran nila. Diba? Sounds like maraming politicians bansa natin, although hindi lahat. Imbis na paglingkuran yung mga tao, ay sinasamantala, exploiting them for their own benefit. So ayaw ni Nehemiah na matulad sa mga ganon. So bakit iba si Nehemiah? Bakit hindi siya abusive? Bakit hindi siya domineering? Bakit hindi siya self-serving sa leadership? Hindi lang para masabing, iba yan, di ba? Merong mas importante na reason. Tingnan niyo yung verse 15. Sabi niya, I did not do so because of the fear of God. Pangalawang beses na natin nakita dito sa chapter 5, yung fear of God. Sabi niya doon sa mga mayayaman na umaabuso sa mga mahirap, hindi ba dapat you're walking in the fear of God? So ngayon sinasabi niya, hindi ko sinasamantala yung position ko para payamanin sarili ko, para maging pabigat sa mga tao because of the fear of God. So, yung sarili niya is a good example na kung paano manguna with the fear of God. So, pag sinabing fear of God, hindi ibig sabihin na nakakatakot ang Diyos. In a way, syempre, pag makasalanan ka, dapat matakot ka sa parusa ng Diyos. Pero sinasabi dito ni Nehemiah, yung fear of God, yung sense na alam mo na banal siya, alam mo na matuwid siya, alam mo na makapangyarihan siya, alam mo na mabuti siya, alam mo na siya yung Diyos naman pagkakatiwalaan. Sa halip na sa ibang tao ka tumingin, sa halip na sa pera ka tumingin, sa halip na sa personal benefit ka tumingin, nakatingin ka sa Diyos, and He alone is trustworthy. At sinasabi mo na, Lord, you alone and not money and not any other thing in this world can satisfy me. Yun ang ibig sabihin ng walking in the fear of God. So ano nangyari? Pinapakita ni Nehemiah na yung trabaho niya, trabaho natin, ministry natin, dapat ginagawa natin para sa Panginoon, hindi para sa tao. Di ba sabi din ni Paul yun sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work heartily as working not for men, but for the Lord. So kung ganito tayo magtrabaho, our people will follow. Sabi sa verse 16, hindi lang siya yung masipag magtrabaho, pati yung mga tauhan niya. Kasi wala siyang ibang hangad, wala siyang ibang sariling interest, wala siyang ibang personal agenda. Basta matapos lang yung ipinapagawa ng Panginoon. And then sinabi din niya dito, every day,
mayroong 150 men. Verse 17, mga hudyo, mga officials, pati yung mga dumadala from other countries, 150 yung kanyang pinapakain. Nandun siya sa privilege na makapag-serve siya for other people, and he's taking advantage of that. Pero sabi niya, hindi ko pa rin pinapayaman yung sarili ko. Hindi ko pa rin ito ginagawa para sa sarili ko. Ano yung reason niya? Una, for the glory of God. And then, sabi niya sa verse 18, because the service was too heavy for the people. Na ang function ng leaders, hindi para pabigatin yung trabaho natin. But for us to experience yung joy of working together sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yun yung godly, selfless, sacrificial, servant leadership. Di ba ganun din ang Panginoong Jesucristo? He came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. And kung ikaw man, meron ka ambition na mapunta sa ganitong position, na katulad namin ng mga pastor or any other position of privilege, huwag niyo isipin na ito ay binibigay ng Panginoon for your own benefit. Yes, for our own joy, pero para paglingkuran yung iba. And one time, alam ng iba sa inyo na because of yung desire na hindi maging additional na burden sa finances ng church, sinabi ko sa mga elders na bawasan yung support na ibinibigay sa akin. The church was so generous. Talagang every year, parang pataas ng pataas yung support sa akin. But I felt just this conviction. We'll do our share. We'll share yung burden ng financial responsibility. Pero hindi ibig sabihin na katulad na ako ni Nehemiah o katulad na ako ng Panginoong Jesucristo about yung compassion, about yung servanthood, about yung sacrifice. May mga times na I'm still, ando pa rin yung temptation na marinig yung magagandang salita ng mga tao, makuha yung approval ng mga tao, to do the work of the ministry para mas makilala ng ibang tao. It's a real temptation. And we all need to grow doon sa desire na yon in whatever way na tinatawag tayo ng Panginoon sa ministry, whether you're a leader or not. And very helpful sa akin yung prayer ni Nehemiah. Sabi niya sa verse 19, remember for my good, O my God, all that I have done for these people. Pakinggan niyo mabuti, ha? Hindi sinasabi doon ni Nehemiah, katulad ng sinasabi ng ibang prosperity gospel preachers. Katulad ng dinemo ni Pastor Ron, sa klase niya kanina, na sinasabi nila na, ipaalala mo kay God yung mga mabubuti mong ginawa. Lord, I serve your church. Lord, I give money to the poor. Lord, nahihirap na hirap ako sa paglilingkod sa iyo. Ipaalala mo para i-bless ka ni Lord. Somehow, parang inoobliga ba natin yung Panginoon? Parang may obligation ba si Lord na i-bless tayo financially or materially? No, hindi yun yung sinasabi ng prayer ni Nehemiah. This is a prayer of faith. Sinasabi niya na, Lord, hindi ako titingin sa reward ng tao. Ang titingnan ko ay yung reward na nanggagaling sa iyo. Hindi yung mga pansamantala lang, kundi yung reward na eternal. Hindi yung approval ng tao, but your approval. Hindi yung pangsarili ko lang, but kung ano yung magbibigay ng glory sa iyo. Instead of trusting men, he was trusting God. And so, anuman yung problema na kinakaharap natin, we have to trust God for everything. Everything. Kasi, kapag sa ibang tao ka nakatingin, kapag maganda yung sinabi nila, you feel encouraged. Kapag maganda yung response ninyo sa ministry ko, I feel encouraged. Kapag sa inyo ako nakatingin. Pero paano pag hindi? Paano if what I hear is a lot of criticisms? Paano kung walang response yung mga nakikinig? Paano kung hostile pa yung response ng mga tao na pinaglilingkuran ko? Then I will get discouraged and maybe I'll quit. I'll just resign sa ministry. But if we are looking to God, He will make sure na we will persevere until the end. Kahit anong opposition yung ma-experience natin.
Lalo pa kung ang daming kontra ng kontra. Ito na naman, chapter 6. Ito na naman, si Sanballat, si Tobiah, si Gesem. Palpa, hindi talaga na iba yung papel nila. Ang papel nila, kontra bida. So walang lubay. Walang lubay sila sa pagpapagawa ng pader. Wala ding lubay itong mga kaaway nila sa kakokontra sa kanila. So, isang araw, nag-propose sila kay Nehemiah, "Uy, mag-meeting tayo, mag-usap tayo." Pero si Nehemiah, alam nila, alam niya kung anong balak nila. Na itong mga tao na to, wala silang mabuting balak. So sabi niya sa verse 2, "But they intended to harm me." Kaya yung sagot niya sa verse 3, "I'm doing a great work. Bakit ko tutitigil para makipag-meeting sa inyo?" Bakit niya sabing great work yung ginagawa niya? Dahil ba malaki yung project nila? Yes, malaki yung project, malaki yung cost. It will take a lot of time. Pero great work because he's doing the work of God. So anything na ginagawa mo for God, it's great work. Kahit anong sinasabi ng ibang tao. And so para sa kanya, wala siyang time para patulan yung mga ganon. And we must be resolute in doing that. Lalo na po may mga taong ganito, ang kukulit, di talaga nagbabago. Isang beses, nag-send sila ng invitation, mag-meeting tayo. Pangalawang beses, meeting tayo. Sabi ni Nehemiah, no. Pangatlong beses, meeting tayo. Sabi ni Nehemiah, no. Pangapan na beses, mag-meeting tayo. Sabi ni Nehemiah, no. And we need those strong conviction sa leadership ng church. So, change of plan. Itong mga kaaway niya, instead of private invitation, ginawa nilang public. Pinost nila sa Facebook yung invitation para maraming makakita ng mga tao. Tapos ang sabi nila, okay, nakapost yun, nakatag si Nehemiah, tapos nakapublic, sabi nila, may kumakalat na balita na kayo daw may binabalak na magrebelde sa hari, kaya ginagawa niyo yung pader. Tapos ikaw, Nehemiah, gusto mong maging hari at i-proclaim na ikaw ay hari. Fake news. Hindi dapat i-share, hindi dapat i-like, hindi dapat i-forward kahit sa pastor, lalo na sa pastor, lalo na sa akin. Kaya sabi ni Nehemiah, it's fake news. Hindi totoo yan. And may mga times, simula nung ako ay maging pastor and even ngayon, I hear some false accusations about my leadership. Pero hindi yun dapat magpatigil sa akin sa ginagawa sa akin ng Panginoon. Pero may mga valid na criticisms. And meron akong pakiusap sa inyo. Lalo na mga leaders ng church. Kung valid yung criticism, and it's if you have a good intention for my good, for the good of the church, for the glory of God, papakinggan ko. Pero hindi ibig sabihin magugustuhan ko yung sinasabi ninyo. Pero that's okay. Ganun ginagawa ng asawa ko. Na talagang without, hindi ni-edit yung sinasabi sa akin. Kung masasaktan ka, kung ma-offend ka, kailangan mo marinig. And may times na parang I'm wondering, bakit itong mga kasama ko sa team, sa mga elders, very supportive. Talagang lahat ng sabihin ko, yes, pastor. In a way, I thank the Lord for that. Pero naghahanap din ako ng magsasabi sa akin kung ano yung dapat kong marinig. So I invite you, it's okay, huwag kayong matakot sa akin. Ako natatakot na baka marami palang kakausap sa akin mamaya. Pero hindi ko magugustuhan, pero kailangan ko na pakinggan. Pero itong mga kalaban ni Nehemiah, wala silang good intention. Wala, kahit isa. Diba? Anong intention nila? So, finorward yung report na yon kasi gusto nila natakutin si Nehemiah. Tapos pagkatapos nun, walang talab kay Nehemiah yun. Meron pa silang binayaran na kasama ni Nehemiah, maybe one of the priests, para traidorin si Nehemiah. Sounds like Judas, right? Ang pangalan niya ay Shemaiah. Tingnan niyo verse 10. Si Shemaiah. So ano sabi ni Shemaiah? Sabi ni Shemaiah kay Nehemiah, pumunta tayo dun sa loob ng temple kasi merong mga gustong pumatay sa'yo. So magtago ka doon para mailigtas mo ang sarili mo. Sabi ni Nehemiah, ano ako? Tuwag? Very strong and courageous yung leadership ni Nehemiah. Kahit anong threat,
kahit sa buhay niya, handa niyang ibigay para mapaglingkuran niya ang Diyos. So anong goal ng kaaway niya? Para magkasala siya. Para takutin siya, sabi sa verse 9. Para takutin sila. Sabi sa verse 10, para takutin ako. Verse 13. Para ano? Para magkasala siya. Kasi, sino lang ba pwedeng pumasok sa temple? Pari lang. Si Nehemiah, hindi siya pare. Alam ni Nehemiah ang utos ng Diyos. Kapag pumasok siya doon, hindi lang ipapakita niya sa mga tao na duwag siya. It will ruin his reputation kasi he's breaking the law. Magkakasala siya, mawawalan siya ng credibility sa mga tao. Madidiscredit yung leadership niya and mahihinto yung pagawain sa padera. Pero nanatili siyang matatag. Alam niyang mahina siya sa sarili niya, kaya lagi siya nagpe-pray. Tingnan niyo, every time. Sa verse 9, sabi niya, "O Diyos, palakasin niyo ako." And sabi niya sa verse 14, "O Diyos, parusahan niyo po sila." Kasi meron siyang mga kaaway at nakakapanghina yung ginagawa ng mga tao na ito. And we're also weak. Meron din tayong kaaway. Hindi yung kasama natin sa church, hindi rin yung mga unbelievers, hindi yung asawa natin, hindi yung kasama natin sa bahay. Meron tayong kaaway at ang pangalan niya ay Satanas. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya, adversary, kaaway. At wala siyang tigil. Wala siyang tigil na magsabi ng kasinungalingan sa atin. Wala siyang tigil mag-spread ng fake news sa ibang taong para paniwalaan yung ibang tao. Wala siyang tigil na siraan tayo ng reputasyon. Ha? Christian ka pong man din? Bakit ka ganyan? Wala siyang tigil para tuksuin tayo, para magkasala tayo, para hindi tayo magtiwala sa Diyos, para sirain tayo, para itigil natin yung ginagawa natin para sa Diyos and eventually, para patayin tayo. If we will not stand up and fight our enemy, we will die and we will perish. Lalo na if nagpapatuloy ka sa kasalanan. That's why we need the Word of God. That's why we need prayer sa pakikipaglaban sa Kanya. Yun yung sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6. Hindi tayo nag-iisa. Jesus is praying for us. And that's good news. Alam niyo yung sinabi ni Jesus kay Peter sa Luke chapter 22, bago siya arrestuhin, bago i-deny ni Peter si Jesus 3 times, nakilala niya si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, Luke 22 verse 31 to 32, sabi niya sa mga disciples niya, Satan demanded to have you, to sift you like wheat. Yung parang guluhin kayo, parang ma-shake yung faith ninyo. But I have prayed for you. Sabi niya kay Peter, ha? Yung una kausap niya, silang lahat. Pero in-address niya si Peter specifically, I have prayed for you. Pinag-pray kita so that your faith may not fail. We have Jesus praying for us para masigurado na makakarating tayo sa finish line. Para masigurado na yung faith na pinangahawakan natin dating yung tayo, manghihina tayo. But He will make us strong so we can finish the race. So we can say at the end of our life, katulad ni Paul, I have finished the race, I have kept the faith, I have fought the good fight. And that's my desire para sa lahat sa atin, na every one of us will finish to the end. Katulad na nangyari dito sa story. Nagpatuloy sila dahil sa tulong ng Diyos. Ilang araw bago natapos yung rebuilding? Verse 15. Ilang araw? 52 days. Hindi katulad ng temple na it took almost 20 years para matapos. Ito, 52 days. Maraming sabihin natin, wow! It's great accomplishment against all odds. Nung natapos nga yung pader, tuloy-tuloy pa rin itong opposition, verse 17 hanggang verse 19.
na makita doon na ito palang sila Tobia, mayroon palang mga kamag-anak na mga mayayaman, na mga Hudyo din na nagsasabwatan para matigil yung gawain. So, non-stop yung opposition. Non-stop yung kaaway para pabagsakin tayo. Pero paano, bakit nila natampos? Paano nila natampos? Siguro marami silang budget. Maybe. Siguro dahil sobrang united talaga sila. Tulong-tulong. Walang exempted. Walang nag-excuse. Tulong-tulong. Maybe ginagamit ang Panginoon yung. Or maybe dahil magaling talaga na leader si Nehemiah. Pambirang leader to. 52 days. Galing ng project manager. Ahead of schedule. Natapos yung project. Pero alam niyo kung ano yung kumalat na balita? Yung kumalat na balita, hindi, ang galing ni Nehemiah. Yung kumalat na balita, hindi, ang yaman nila, dami lang resources. Wow, ang husay nila, ang galing ng mga workers nila, natapos. Tingnan niyo yung verse 16. Narinig ng mga kaaway nila sa paligid, pati sa ibang mga bansa, anong narinig nila? Natakot sila? And fell greatly in their own esteem. Bakit? For they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. Na ipag-isip-isip nila. Nangyari lahat, natapos yung wall dahil sa tulong na galing sa Diyos. It's about God. This is not the story of Nehemiah. This is the story of God. Siya yung bida. Hindi pa simula, hindi lang simula na Nehemiah 1, maging hanggang sa simula sa Genesis 1, in the beginning, God. In the middle, God. In the end, God. Ang Diyos ang bida. And very carefully sa story, talagang woven yung talagang God-centered na theology ng story na to. Na yung Diyos yung He's the great and awesome God. Chapter 1, verse 5. Chapter 4, verse 14. He's the God of heaven. Chapter 2, verse 20. Kaya nag-prosper sila. Yung kamay na makapangyarihan ng Diyos ang gumagabay kay Nehemiah. Chapter 2, verse 8, verse 18. Siya yung Diyos na lumalaban sa masamang balak ng mga kaaway. Chapter 4, verse 15. He was the God fighting for them. Chapter 4, verse 20. And He is our God. Non-stop yung problema natin. Pero non-stop din yung tulong na nanggagaling sa Diyos. Kaya tayo nagpe-pray. Kasi God is helping us ma-fulfill yung purpose niya to rebuild this church. To reach the nations with the gospel. That's why we pray. Kasi we are helpless without God. So Friday, we'll have prayer meeting. Just coming there, sinasabi ninyo, our church is helpless without God. But in prayer, we have all the help we need. Simula sa chapter 1 ng Nehemiah, nagpe-pray siya. Sa chapter 2, nagpray siya. Sa chapter 4, nagpray siya. Sa chapter 5, nagpray siya. Sa chapter 6, nagpray siya. At ang Diyos ang sumasagot sa panalangin. That's why we pray. That's why we pray together. Meron akong pangarap para sa church natin. Marami tayong problema. But in solving our problems, in doing the ministry, in fulfilling yung work na pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung bang masabi ng ibang tao na kapaligid sa atin na lahat ng ito ay nagagawa natin, hindi dahil we have better people, hindi dahil we have more money, hindi dahil we have better facilities. Hindi dahil mayroon tayong more advanced na technology. Hindi dahil we have a great leadership team. Hindi dahil we have a great pastor. Kundi masabi natin na lahat ay nangyayari. Eh, lahat yung binanggit ko, mayroong contributing factor yon. Pero the ultimate decisive factor na lahat yon ay mangyayari. Ang pinapagawa ng Diyos ay matatapos because of the help of God. Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos, makita natin yung mga makasalanan
magsisisi sa kanilang kasalanan. Dahil sa Diyos, makita natin na yung mga missionary na nangangailangan ng support ay masusuportahan. Dahil sa Diyos, makita natin na yung mga sirang relasyon ng mag-asawa ay ma-restore. Dahil sa Diyos, makita natin yung mga sexual sinners will be brought back to sexual integrity or purity. Dahil sa Diyos, makita natin na yung mga matataas, yung mga proud, they will be humbled. Dahil sa Diyos, makita natin yung mga hindi active sa ministry ma-involved. Dahil sa Diyos, makita natin lahat ng members ng church will be discipled because of the help of our God. Maraming problema, samot-sari ang problema, merong malaki, merong maliit, merong marami, merong kaunti, pero gaano man karami, gaano man kalaki ang problema natin, we have a God who is far greater than all our problems. And He is our hope, and that's good news for us. Let's pray.